good evening. Pasensya na kayo kasi hindi na naman daily vlogs yung maabutan nyo ngayon. Today ay meron tayong another cooking na gagawin. Ito ay gagawa ako ng pork cabbage dumplings. Maganda to guys kasi pwede nyo itong gawing negosyo sa labas ng bahay nyo. Yung kahit na nasa ano lang kayo, yung parang stool lang. Kasi kung ako nasa Pilipinas, ganito ang gagawin ko. So para sa mga ingredients guys ay we have here a 500 grams of minced pork, 1 spoon of minced garlic, a finely chopped cabbage, 2 teaspoon of sugar, 2 teaspoon of ginger paste, 1 teaspoon of sesame oil, 1 tablespoon of salt, 1 teaspoon of Shaoxing rice wine, 1 teaspoon of dark soy sauce, 1 cup of finely chopped chives or otherwise you can use the scallion or yung dahon ng sibuyas, 1 teaspoon of black pepper. Of course guys, huwag nyong kalimutan yung ating pambalot sa ating dumplings. Since wala akong dumplings wrapper, gagamitin ko ang wonton pastry. Pero pwede na rin to guys, ito yung pang substitute ko pag wala akong dumplings wrapper. Ang gagawin natin guys ay paghalo-haloin lang natin ang lahat ng ingredients. Uunahin natin yung ating cabbage. Tapos yung ating garlic, sugar, sesame oil. Pag kulang yung sesame oil nyo guys, ay pwede nyo siyang dagdagan. Yung ating Shaoxing rice wine, soy sauce, at saka ng ating black pepper. Pwede na din natin ilagay yung ating chives, at saka yung ating ginger paste. And of course, huwag natin kalimutan yung ating salt. I-mix nyo lang siya ng maigi hanggang sa maging okay na yung texture ng ating dumplings. Hindi pa ako okay guys sa texture ng ating dumplings, so magdagdag ako ngayon ng sesame oil. Kung kanina 1 teaspoon lang yon, ito 1 teaspoon lang din ulit. Dapat guys, yung mixture ng inyong dumplings ay ganito. Ayan. Malapot na siya, diba? So yan, ay ready na para ating ibalot. Ayan. Ngayon guys, ay ibabalot na natin yung ating dumplings filling dito sa ating wonton wrapper. Now, kung meron kayong dumplings wrapper, mas maigi. Pero kasi wala ako, so ang gagamitin ko ngayon ay wonton wrapper. Now, we have here some water kasi kailangan natin yan mamaya. Ang gagawin ko, since yung ating wonton wrapper ay maliit, isang teaspoon lang ng ating filling yung aking ilalagay. Kasi ayaw ko naman na magiging or mataba yung ating dumplings. Bago yan guys, maglagay muna ako dito ng water. Ayan. Pasensya na kayo sa aking Tagalog ha, kasi alam nyo na Bisaya ako. So, please, intindihin nyo na lang. So now, yung ating filling. Yan, ilagay lang sa gitna. Ganyan kalaki. Dagdagan natin ng konti kasi parang kulang. Tapos guys, itong bawat dulo, pagdikitin nyo siya, dapat para siyang triangle. Ganyan yung itsura niya. Now, kasi binasa natin yon, mas madali sila na dumikit. Ganyan. Ayan. Pagkatapos niyan, ay yung dito, madali lang to guys. Tupiin nyo lang ng paganyan yung bawat gilid hanggang sa mapunta kayo doon sa pinaka dulo. Mahirahirapan tayo dito kasi yung ating wonton na wrapper ay masyadong maliit. So, ayan siya. Ganyan dapat yung itsura niya, guys. Kung nakikita nyo yan, dapat ganyan yung dumplings nyo. Okay? Guys, ito na yung ating dumplings. Tapos ko na siyang ibalot at saka ready to cook na siya. Now, kasi kulang yung ating dumplings wrapper,
merong natira, ang gagawin ko ay ilagay ko lang siya dito sa plastic na lagayan at ilagay ko sa freezer. Para kung meron na naman akong nabili na dumplings na wrapper guys, yung wrapper na talaga, ay pwede ko siyang itot tapos ibalot ulit. Ayan. Actually, marami pa siyang natira. So, para makakagawa pa ako dito ng mga 30 piraso na dumplings. Ayan. Parang kalahati lang ng 500 grams yung nagawa ko guys. But anyway, okay lang yan. Ang susunod na ating gagawin ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng dumplings. Dalawang klase ang pagluto nito guys. So just wait for me for a few minutes. Now, lulutuin na natin yung ating dumplings guys. Sa pagluluto ng dumplings ay marami siyang paraan. Una, you can do a steamed one or semi-steamed. At saka, pangatlo, yung deep-fried. Now, ang gagawin ko lang ay semi-steamed. Okay? Meron tayong pan dito, yung prituhan talaga. Ayan. Ang gagawin lang natin ay ilagay ko siya sa manual. Induction cooker to guys, ha? Tapos, ilagay natin yung ating dumplings. Ganyan. Mga 10 piraso na siguro, guys. Para yung iba ay i-deep-fried ko na. Kasi sure ako na si Michael ay magugustuhan niya to. Ganyan. Tapos, lagyan natin siya ng konting tubig. Ayan. Enough lang guys na kumulo siya ha. Tapos, ito ay ating takpan. Hintayin lang natin siya guys na mawala na yung water niya. Tapos, lalagyan natin siya ng sesame oil. And now guys, we can put the sesame oil. Takpan ulit natin. This is now our semi-steamed na dumplings guys. Ang isusunod naman natin ay yung ating deep-fried na dumplings. Same flavor din sila guys, pero gusto ko lang i-demonstrate sa inyo yung iba't iba na klase ng pagluto ng dumplings. Mainit na yung ating oil guys, so ilalagay na natin yung ating dumplings. Guys, luto na yung ating pork cabbage dumplings. Now, ay titikman natin siya, diba? Dalawang style ang ginawa ko dito, guys. Isang semi-steamed saka yung deep-fried. Now, try natin muna yung ating semi-steamed. Ayan, niluto ko lang to sa water. Pinakuluan ko lang, tapos nilagyan ko ng sesame oil. We have here the dumpling sauce, guys. Ayan. Tikman natin siya, ha? Masarap. Masarap dyan, guys. Oh my God. Ah, panalo. OMG. Masarap, sobra. Yung sesame oil, guys, nakadagdag siya ng lasa. Lalo na dito sa kanyang wrapper. Di ba? Now, try naman natin yung deep fried. Ito talaga crunchy. Ano? Oh my God. Hala! This is good. Oh my God. Parang gusto kong kumain ng dumpling sa fried rice. Pero may kain pa ba tayo? Marami. Pwede akong gumawa guys ng fried rice. Masarap siya. Now, kung ako ang pagpipiliin nyo guys is gusto ko pareho sila. Masarap yung semi-steamed. Masarap din yung deep fried. Kaso nga lang, kung gusto nyo ng healthier na option, pwede niyong gawin yung semi-steamed kasi yung sesame oil is healthy fats naman yun. Pero yung deep-fried kasi medyo alanganin, pero kung ako lang, gusto ko pareho sila. Now, if you notice guys, ay meron tayong cooking vlog. It's because gusto ko siyang i-separate sa aking daily vlogs.
Kasi maraming nagtatanong sa akin bakit daw hindi ko separate yung aking pagluluto sa kayong daily vlogs para naman ay makuha nila yung recipe ko. Kasi usually guys, pag nag daily vlogs ako tapos nagluluto ako, hindi ko na siya nasasabi sa inyo kung paano ko siya niloto kasi ang ginagawa ko, pina-fast forward ko na lang siya para hindi humaba yung aking daily vlogs. Pero don't worry kasi sa ating daily vlogs, meron pa rin naman tayong mga niloloto. Pero yung mga minsan ko lang nalutuin, isi-separate ko siya. Sana po ay panoorin nyo pa rin yung aking video sa ating cooking vlogs. So sana po ay nag-enjoy din kayo sa ating video for today. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to my YouTube channel. Bye-bye guys!